Magandang araw mga katropa. Ngayong araw na to ay ginaganap ang monthly meeting ng ating national officers dito po sa Talon 5 Covered Court. At dinadaluhan po ito ng mga national officers, BOD, advisors, members. Lahat po dito sa national po ay nagtipon-tipon para po magsama-sama para po pag-uusapan ang mga importanteng bagay. Minabuti po ng inyong vlogger na yung mga ibang masaselang pinag-uusapan na hindi na isinama sa vlog para po may iwasan natin ang pagkakaroon ng leakage po ng information. Kasi may mga information po na hindi na kailangan lumabas at hindi na kailangan malaman po ng outsiders. So pinag-uusapan dyan, ang pinaka-highlight po ng meeting, ang pinaka-agenda ng meeting ay ang pinag-uusapan yung Christmas party at the 28th anniversary po ng Kabalikatnet Philippines Malaya this coming December 18. At of course, dinidiscuss din po dyan yung mga common problems po na na-encounter ng bawat chapter at base na nararanasan po ng bawat isa officers at members. So, yung mga bagay-bagay na yon ay hindi na po namin isinasali para po maiiwasan po ang, gaya na sabi ko, ang pagkakaroon ng information dissemination na hindi naman dapat. So, meaning to say, we have to retain the confidentiality po doon sa mga topic. And tunghayan po natin mga katropa ang mga nangyayari dahil po yan ay ongoing pa naman pong nagsidatingan yung ibang national officers at tuloy lang tayo mga katropa. At lagi po, sana po yung mga hindi pa nakarating, yung iba dyan mga officers hindi nakarating dahil nga mayroon iba silang mga appointment kagaya ng pahiga, may mga kasamahan po tayo na inescortan papuntang Himlayan. So yung iba mga katropa natin MCU dyan, wala rin po, wala pa, pero humabol po sila. Alright, so tuloy-tuloy po natin ang ating programa. Ngayon, kung bago pa lang po kayo sa channel, lalong-lalo kung katropa kayo, mag-comment po kayo, magpakilala, ilagay nyo po inyong call sign at mag-comment po para po makita ko po ang mga bakas ninyo. Sana po lahat ng officers po ay tumangkilik po sa video to kasi kayo naman po ang bida. So inaayahan ko po na i-activate niyo po ninyo ang inyo ang setting ng inyong YouTube para po makikita ko po kayo. And then subscribe, make a comment, click the like and notification bell para po updated kayo sa lahat ng mga uploads, lalo-lalo na mga kabalikat videos. Ayan. And yung mga tropa po na may mga masugid po na mga members natin sa channel, since you are already notified on this video, please make a comment and then click the like. Asahan ko po ang inyong 100% suporta po para dito sa channel na to. Thank you.
ang buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Okay, mag-upo na po tayo. Sa pangunguna muna ng ating ABC President ng Imus, Sir Sultan po. At ang kanyang active na anak ko, kasama wala dito. Ayun, dito ka ma, dito ka anak, dito ka. Dito ka anak. Nang ACM po, palakpakan natin. Ang ating mga gobernador dito, taas ang kamay, tatlo lang, I love you. Mayroon pa sa likod, mayroon pa gobernador sa likod. Ay, nandito. Okay. Region 4A. Ano yung convention? At ang isa, dalawa, tatlo. Ang advisor natin? Isa, dalawa, tatlo. Wala na. Natin. Chief for Operation, wala dito. Ay, nakuha pala sila nata. Ang nag-score. Ang MCU at saka yun. Okay. Ito na lang. Habang wala sila dito, usap na lang tayo na. Ito pa natin, itong meeting natin. Ito ang pinakalas na meeting dito sa 2022. Kaya marami po kayo pag-usapan. Ang pag-usapan natin ito pa tayo, shortcut lang. Unang-una, yung accomplishment natin simula 2021-2022 yung pag-usapan. Unang-una po, 2002 tayo mag-umpisa, hanggang ngayon dumami tayo, dumami. Mga MCU, kompleto na po yun. So, kaya kasama na rin yung biyoli natin, kasama ng committee, kasama ng mga coordinator. Pagdating sa advisor, medyo mag-advise na ko sir eh. Kung tapos ang biyoli, yun na gumagawa sila, magpaglalo ng batas. Kung aprobado ng lahat, sulong natin. Kung hindi, maghahanap naman tayo kung ano ang maganda. Okay. Sa ngayon, okay sila. Pero dahil mga bago pa, nangangapa pa. So, ang kailangan nila, nandyan tayo, nandyan kayo. Nandiyan lahat ang mga member, officer na base, officer na chapter. Huwag ninyo kami pabayaan. Kaya kami nagkaroon ng national officer. Dahil sa totoo lang, hindi ko na kaya. Region 1 to Region 13, ang dami natin. Kailangan mo kayo. Natutuwa na rin ako dahil ang Bicol, ang Naga, dahil okay na sila. Dahil yung Kamsura at saka Kamnorte. Ilocos, okay naman. Bukas, aalis itong vlogger natin dahil ano ba yung mayroon sa Camarines Norte? Oath-taking ng Camarines Norte. At ang Camarines Sur, kahapon ba? Hindi, ang Ilocos Norte ang may oath-taking. Oo, ang Camarines Sur.
Wala pa. Wala pa. Pero nagkaroon sila ng parang Christmas party. Yun ang norte sa Ilocos. Okay. Ang kuan, ang sa atin, sa 18 po. Take note. Ang sa atin, 18. Alas, mag-umpisa tayo alas 8. Pero kailan alas 7 dito na tayo. Kaya alas 8 po, magkaroon tayo ng motorcade. Pagkaw to, yung may pinatang sa kanilang. Down to Boulevard. Boulevard po tayo. Tapos, Greenmark yung pagpupunta dito. Ngayon, kung natin po, hindi naman namin, hindi ko naman binabawal ang pagkain natin. Tayo po ay naging bagay ng kabalikat. Irespekto po natin ang lahat ng member natin sa kabalikat. Huwag po natin pahiralin bawat isa sa atin yung sama na loob o anuman. Kailangan po natin, huwag natin magbawas, magdagdag lang po ng kasama natin hanggat mari. At kami naman po sa IMOS, sasagutin ko yung sinabi ni Sir, ay hindi po totoo yun na kami po ay magbababa ng mga ID. Ako po yung magsasabi sa inyo, ang member po namin sa IMOS, si Papa Luna. Hindi po mangyayari na iwanan namin ang kabalikat, lalo-lalo po ang tatay-tataya natin, ito'y tinuruyo ng magulang ko. Hindi po mangyayari yun at lalo po namin dadagdagan ng kabalikat hanggat sa abot namin makakaya. Kasama po namin ang aking mga leader, chapter leader na nandito, ACM at saka Legion at Amos Public Market po, ang inyong lingkod po. Ako po ay natutuwa sa kabalikat na dumadami po tayo. Sana po ipagpatuloy natin ang pagmamahala natin sa bawat isa sa atin. Manatili po ang respeto natin sa ating boss. Siya po ang bubo ng kabalikat, tinulungan ng mga kasama niya, mga gobernador, lahat po ng mga national officer. Sila po ang gumagapang para pumabu at dumami ang kabalikat. Irespekto po natin sila. Kung ano po ay hindi natin maintindihan, pumunta po tayo sa kanila na ipaliwanag natin na bakit ganito, bakit ganon, para po maintindihan yung kung ano yung isasagot nila. Huwag po tayo magbato ng mga salita na mali-mali at yung po ay hindi makakaganda sa ating kabalikat. At ako po ay magpapaalam sa inyo kasi po talaga ito po ang pagpunta ko po rito ay noong nakaraang linggo po ay galing ako ng Mindanao. Naka 29 days ako doon, namatay po ang aking nanay. Ito po, kag-uwi ko rito ay mayroon naman ako nadatna na mga kasamaan din natin na Muslim na namatay at ako ay pupunta mamaya. 3:30 po, napakalaga ko doon. Kasi po ako po ay isang presidente na Muslim ko pinili sa Imos. At ang aking hinawakan ay 3,000 mahigit na Muslim. Kaya po, pasensya na po kung mahiwag ko kayo. Kasi po, talaga napakahalaga po yun. At ako'y magpapanap sa inyo lahat at higit sa lahat ang aking boss. At maraming salamat po. Sana po, pagtibay natin ang pagmamahala natin bilang kabalikat at mabuhay po kabalikat. Maraming salamat po. Congratulations po, congratulations po. Ngayon, marami niyo po po sa akin. Marami na pasalan. Una po, kaya i-free ang ID at saka uniform. Kasi kayo naman ang presidente. Hindi alam niyo. Nagakonwen. Sa ID lang, sa dito sa atin, nasa 10,000 na kayo eh. Sa 200 magkano yun. Saan ako kumuha? Ang araw ko, ang buwan ko, sa talong 5, 7,000 lang isang buwan. Oh. Sa ID natin lang, 1,200 ang buwan ang PVC. Tapos ink. Tapos sa kuryente, ang dalawang po, sarili namin. Tinira naman ako sa bahay.
Bakit? Sabi niya, nakabahay kayo. Mababa yung tingin sa members na hindi natin sila papakinggan, hindi natin sila yaano. Tapos kapag may mga gathering, ay hindi, national lang to. Hindi po. Gusto ko po, yung mga members, matuto po tayong galangin yung ating mga nakakataas. Yung mga sa national naman po, matuto naman po tayo din galangin yung mga members natin. Kasi po, katulad po yung sinabi ni Papa, sa isang bangka po, pagka tayo kumaw, lahat tayo malulunod. Ganon. Kaya po sana, yun lang po inihingi ko, huwag natin pong kakalimutan yung tatlong M, magmamahalan, magtutulungan, at magkakaisa. Kasi importante po yan. Kumbaga, diyan nakaano eh. Ayan yung framework ng ating samahan. Kaya, backbone ba? Kumbaga, ganun. At saka po, gusto ko lang idagdag na yung mga nakaraan kasi, may mga sa Facebook, ganyan, Messenger. Wala naman pong masamang mag-post. Huwag na po tayo mag-post ng nakakabalik at may uniform, tapos may mga alak, may mga sigarilyo. Kasi hindi po maganda para sa ating imahe, di ba po? Kaya huwag po natin yung sasanayin. At saka yung lalo-lalo na yung pag-post ng mga documents or mga papers na nandun po yung ano, nandun yung logo natin ng kabalik at saka ng police test na para lang sa walang dahilan. Ah, kasi po yung mga ano natin, mga confidential yan eh, di ba po? Kaya hindi natin basta-basta yan pwedeng ikalat sa social media. Actually po, last meeting ng mga officers, napagkasunduan po na, di pa yung na-finalize, pero napagkasunduan po na meron tayong idadagdag sa ano, ano tawag dun, Ma'am Josie? Ayun, internal rules. Kasi ang gawa ni Papa pa lang po, yung ating bylaws. Yun. Iba po, ayun po, yung bylaws natin, meron po ba kayo nun? May kopya po kayo lahat nun? Wala pa po, wala pa. Wala pa po, meron kami. Send ko po sa GC, tapos yung mga ano po, mga base leader po, pakiano na lang, pakibigay na lang po sa mga members natin. Sa mga self-explanatory naman po, yung sana wala akong kopya, kasi kung meron i-explain ko sana yung sense, kasi mahaba yun eh. Ayun. Tapos, yung internal rules po natin, madadagdag na magkakaroon po tayo ng violation or sanction para dun sa mga lalabas, lalong-lalo na about sa social, palayo ako ng palayo, about sa usapang social media po, yung pagpo-post natin, yung pag-ano. Kaya, as kabalikat po, hindi lang basta as a person, be mindful ng sa mga pinopost natin, yung mga parinig-parinig na yan, my God naman, tigil-tigilan na natin. Malaki na tayo, matatanda na tayo. Kung may problema tayo sa isa, i-PM natin, di ba? Huwag tayong magpakaduwag, huwag tayong magpaka-ano na, magpaparinig-parinig. Huwag natin palitan yung tatlong M ng marites, 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 di ba? Magmamahalan, magtutulungan, at magkakaisa. Yun lang po, thank you. Maraming salamat ang susunod. Bago okay, magandang umaga sa lahat. Parang malambot eh. Gusto ko matigas. Good morning, everybody. Good morning. Yes. Mabuhay ang kabalikan. Mabuhay. Yan ang gusto ko. Kailangan astig. Matigas so, na po. Magandang hapo. Ang magandang umaga para sa inyo lahat. Matigas na matigas. So, sa mga baguhan, malamang hindi pa ako lubusang kilala. At yung mga dati dito ay malamang kilala na ako. So kailangan ko pa magpakilala sa inyo. Ako si Rolando Ferrer at screening committee, si Rupay, ang consign ko. At Tubong Bicol. Sino ang mga Bicolano rito? Ako! Yan! Maurag, tatao talaga. So ako bilang naitalaga bilang isang screening committee from the start ng 2002 until now. Screening committee lang talaga ako. Marami na posisyon na binibigay si German sa akin, pero I did not accept, no? At sabi ko, tama lang ang nag-iisa ko sa committee. So ngayon, at meron na ibibigay si German at pinapaalam sa akin, bagong federal ay magkaroon. Hindi ko kakayanin, lalo ngayon, medyo busy ako sa trabaho. At saka sa mga dokumentong mga nilalakad ko. So ngayon, bilang isang screening committee, ang karamihan dito sa atin, ang OOTing dito na hindi na dumaan sa screening, sa kadahilanan sila ay direkta na ipinapasok kay chairman ng kanilang mga base leader. Hindi kagaya nung araw sa Karnati kami na pag nag-OTing, lahat yan, na-screen ko sila, lahat.
So, nandiyan yung sinasabi natin, nagkakaroon tayo ng incision. At yun, nagkakaroon ng mga gapang, may mga paddle. Oh. Pero sa ngayon, napaka-alwan na po. Hanggang upok na lang kayo. Wala nang incision. O tikin na lang, manunumpa, okay na. So ngayon, kaya sa atin dito, karamihan sa mga nagiging bagong member natin ay hindi pa dumaranas sa screening committee at kagaya ng sinasabi ko nung una. So ngayon, nandito na tayo, yung iba nga, nahalata ko may mga ID, no? May mga ID na sila, hindi pa sila na-OTKing. Nagkaroon na ng uniform eh, hindi pa rin sila na-OTKing. So, that is not a qualified for original member of the Kabalikat Net Philippines. But, na hindi ninyo nahawakan yung inyong certification nang gagaling dito kay Chairman, ay hindi po kayo lehitimong member ng Kabalikat. Kailangan po ma-receive ninyo yung sinasabi natin certification. Yung certification na yun, yun ang magpapatunay na kayo ay original member ng Kabalikat. So sa ngayon, may nakikita ko, nagtatanong pa sa akin, sir, hindi pa kami na-OTKing. O sabi ko, sino ang base leader nyo dapat ipo-forward kayo ni Chairman para ma-OTKing kayo at magkaroon kayo ng certification ninyo. Tama po natin yung pagkakamali po natin. Yung mga Marites dyan, mga Marisol, tigil-tigilan nyo na. Ay, iwas-iwasan natin yan. Kung makita natin sa mata, tingnan lang natin. Pag maninig natin dito, ilabas natin sa kabila. Huwag natin iyan pagpaloob sa ating ulo, paikot sa mga ulo natin, kasi masisira tayo lahat. Natin ay pagkalat. Parang basura ba? Kung magkakita tayo ng balot ng kilde, basura yan. Kung naputin natin, dalhin natin dun sa basurahan. Naintindihan nyo, ibig kong sabihin. Oh, kung mayroon kayong problema, kunti, nandito si tatay. Lapitan nyo. Nandito kami, mga advisor. Lapitan nyo kami. Huwag nyong ipagkalat ng kahit sino man para maayos natin yung problema sa atin-atin lamang. Ilonggang Waray naman po ko. Nanay ko Waray, tatay ko Ilonggo. So, matapang na malambing. So, eto po yung akin. May nais lang akong... Sa bagay, ito namang issue na to na pagdesisyonan na. Karamihan ang napag-usapan tungkol sa bagay na to, puro negative. Okay? Puro negatibo ang naging feedback. Pero hindi napakinggan yung magandang parte. Karamihan po kasi sa amin, honestly, sa advisors, nagkasundo kami sa issue ng pondo. Sabi ko nga, ito ay lilinawin ko lamang, pero ito ay napag-desisyonan na. Ano mang desisyon, bawat issue ang masusunod, si tatay. San sabi ni tatay, walang pondo. Nais ko lang linawin yung parte namin na kaming mga pumabor sa pondo. Pinagawa po ang ating antena, gastos ni tatay. Lahat ng intindihin, karamihan gastos ni tatay. May incident na nag-trigger sa amin ang ating si Sir Ruru, Undersecretary, nag-out of town. Representative na lahat kami, alam namin yung pinagdaanan niya. It's so heartbreaking na yung ating representative dumanas ng ganong hirap para lamang ma-represent tayo. So it triggered us na why not na magkaroon ng pondo for a good purpose. Pag meron tayong kailangan puntahan, at least may uhugutin, hindi puro kay tatay ang takbo. Diba? Kasi hindi naman lahat palaging magkakasama-sama tayong lahat at pass lahat. We cannot do it every time na pupunta pa ng kada base nyo, kada chapter nyo, para lang sa pass lahat. Diba? So, ang purpose lang namin is good purpose. Pero nire-respeto namin ang decision ni tatay na from the start, walang pondo kasi nga negative impact, pwedeng pagmula ng corruption, ng issue ng anomalya. Ang amin lang, trinay namin i-push kasi gaya niyan. Pag nasira po ba ang ating radio transmitter, yung ginagamit ni Sir AA, di ba? Lahat ba tayo kaagad-agad makakapag-patlock? That is 50K something yata ang alam ko. For sure ang mamong problema si tatay. So kami ang inisip namin, huwag lahat ng burden ibigay kay tatay.
So 3 days lang namin yung gano'n. Pero sabi nga ni tatay, nabuhay ang kabalikat from the start, walang pondo. And we respect that. Ang point ko lang, kaya ako nililinaw, hindi po namin inisip yung negative kasi. Ang inisip namin yung magandang purpose kung bakit mas okay sana may pondo kahit na 20 pesos. Sa amin nga, 100 pa ang chika namin eh. Tigo 100 a month, which is kaya naman. Pero sabi nga, nag-end up kahit 20. Pero still, ang decision kay tatay, so hindi po yun pinayagan. So that's it. Final yun. Ang sa akin, nilinaw ko lang po yun. So para at least alam din ang iba, bakit pinush ng ibang officers, lalo na kami mga advisors, yung pondo. So yun lang po yun. Walang masama kaming intention. So sana malinaw na po, ha? Okay, thank you po. Okay, ma'am. Sa totoo lang, magandang tulong ngayon. Dahil sa mga yan, katulad yun, tama din namin ng Wang Dupay. Kung yung sa repeater natin, almost 75,000 ang nag-atulian, ang may nag-donate lang isang kwan, isang sir, antena. Tapos, oo, ngayon, ang kwan natin, ang sa akin lang, diyan nasanayan natin na magsimula noon hanggang ngayon yung ating pondo. So, yung mga paslihat, hindi naman tayo obligado doon sa paslihat. Dahil kung may emergency lang, pwede naman natin na bakit yun nangyari sa Kamanelesyon. Yun na walang bagyo doon, halanta ng bagyo. Isang puno ng kwan, ng 10 liter, puno yun ng mga damit at saka pagkain kasama yung pera. Yun dito rin sa Rizal, ganun din. Tayo pa nga ang nag-kwan doon, nag-distribute mga pagkain. So, sa dami natin, kahit siguro may nangyari ganyan, mayroon naman magbigay ng isang sardinan, pero in-equal talaga yan eh, naka-only po. Mayroon din magbigay 3,000, may 2,000, kaya hindi tayo humingi ng kwan, ma'am. Ibig sabihin noon, hindi tayo lalong-lalo na mga officers na hindi tayo masisigi kung halimbawa may pondo tayo tapos biglang nawala yung pondo. Then, halimbawa lang, tapos wala akong pabili gamit. Eh pag maghiram ako doon sa pondo, hindi ko mabayaran kaagad. Siyempre, imarites na ako eh. Nakuha natin ito, tanggalin na imarites eh. Okay. Ang pinaka number one talaga yung experience ko. Nang 300 kami, nandito pa, 300 kami, 20 pesos lang ang monthly namin noon. Sa 300, sa 20 pesos, magkano yun? 6,000. Tama? Sa 20 pesos, 6,000. Sa 300. Kuha kami ng 5 buwan. Time is 5. 30. Magkano yun? 30,000. Renta men. 30,000. 30,000. Renta. 30,000. Renta bill. Yan yung pagdating ng alas 5 buwan, tumawag si Sir Alvin sa akin. Sir, bakit hindi ninyo inaudit yung pera? Ang laki na daw pera na nakapan ninyo. Na pondo ninyo. I-audit ninyo, sir, para hindi kaya kinusun ng mga kasamahan. Di, sabi ko, oh, sige, sir, sa Sabado, magtawag ako nito yung i-audit, pa-audit ko. Pagdating ng Sabado, dumating sila. Sabi ko doon sa auditor namin, ma'am, i-audit mo nga yun kung magkano ang nalikong
na pondo. Darating, anong una na pagbabago? Sabi ko nga kanina, unity is the best policy. Imaritis ninyo yung mga kabutihan ng kabalikan. Okay ba yon? Let's talk, less mistake. Kung gaano kadami sinasabi mo sa kapwa mo, ganun din kadami ang pagkakasala po natin. So, I mean mga kabatid, ito po yun, ang isa sa layunin nito, na wala pong bayad. Ibig sabihin, kapag walang bayad, nagbibigay po tayo ng mga oras natin sa lahat, lalong-lalo na sa pag-checkpoint. Tama din yung sabi ni Sir, nagagamit po talaga yung mga kabalikat. Pagdating po sa checkpoint, minsan yung piso-piso. At ako din nakaranas na checkpoint po ako, nasigawan po ako ng kapwa kabalikat. Oh, be honest. Kulat po ako, tumabi naman ako. Sabi sa akin, bakit po ka sa gitna? O, ba ito yabang? Hindi dapat ganun. Yung public, yung pakikipag-usap natin sa tao, public appearance mo, dapat mahinahon. No? Kaya nga love, eh. What is the meaning of love? Sabi nga ng Lord, love your neighbor and enemies. Pwede ba yun? Mahalin natin yung kaaway? Pwede po. Parang ayaw. Sabi ng Lord yan, hindi kay Pastor. No? Mahalin po natin yung ating kaaway. That is why, mga kapatid, kapag public servant po tayo, nandun lagi yung pagpakumbaba, lalong-lalo na sa lahat ng mga leader po natin. Isa tayo babayaran, tayo pa nagbibigay, tama? So dapat, mayroon po tayong tinatawag na unity sa pamamagitan ng pag-ibig. Kumbaga, kung ano yung kinakain ng isa, share yung kinakain ng lahat. Logic po yan. So mga kapatid, no? Bago po ako, maiksilang po ang aking sinasabi, ang unity, pahalagahan po natin ito. I'm not happy na mayroon pong mga members ng 80 chapters na naghihiwalay. Hindi po ako masaya. Bakit? Sayang yung mga opportunity na dapat po sa bawat isa mayroon po tayong unity. Bakit po naghihiwalay? Anong dapat? Dahil yan sa mga Marites. Tama ba? Na imbis i-encourage yung bawat isa. Ay si ma'am, ay si sir. Salamat sir, nagbigay po kayo ng oras sa ating kapulungan. Salamat sir ma'am, nagbigay po kayo ng panahon. Eh yung nangyayari minsan, siraan ang bawat isa, siraan ang bawat pagkatao. That is why change is coming. Okay ba yun? Change is coming? As a legal, mga kapatid, nangako po ako sa inyo lahat, tutulungan ko po kayo kapag may problema kayo as a legal, magagawan po natin ang paraan as long as na no evidence, no case. Tama yun? Salamat sa buhay po ng ating mahal na chairman. No, bagamat sa kanyang kaedaran, still, guwapo pa din. No? No? So, mabuti na lang, hindi po ako humukot sa kanya ng kagwapuhan dahil mas gwapo po siya sa akin. Kaya mga kapatid, yun lang po ang aking may share at sa bawat isa, kapag inapi po kayo, mayroon po tayong sasandalan. First of all, si God. Pangalawa, may mga legal matters po tayo na pwedeng tumulong po sa inyo na kung saan kapag kayo inapi, sama-sama tayong tutulong at magkakaisa. That is the secret of message para sa inyo. God bless us all. Pagpapalain po tayo ng ating Panginoon. God bless!